Tapat ang East Melbourne Phoenix versus Adelaide 36ers na uwi nga sa matinding pisikalan at trastokan. Ito nga ay sa pagitan ng dalawang higante ng liga na sina Kay Soto at Joji. At ito nga ang unang pag-aharap ni na Kay Soto at Joji. Matapos ngang hindi makapaglaro itong si Joji sa tune-up game ng China versus Pilipinas. Pero bago natin pag-usapan yan, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe upang maging updated ka sa aking mga bagong video. At sa pag-uumpisa ng opening quarter, dito sa laban ng East Melbourne Phoenix versus Adelaide 36ers, at itong si Joji ay nasa starting center kaagad ng Phoenix, na kung saan ito nga ay nagpamalas kaagad ng kanyang mahigpit na depensa. At ang Adelaide dito ay hindi basta-basta makapasok sa ilalim dahil sa presensya ng depensa ni Joji. At itong si Joji din ang unang gumawa ng puntos para sa Phoenix. At ito ay sa pamamagitan ng isang offensive rebound. Sa laki ba naman ng wingspan nito ni Joji ay hindi nga ito napigilan upang maibigay nito ang pinakaunang puntos para sa Phoenix. Subalit itong si Joji ay nakapagtala na rin ng dalawang foul sa opening quarter pa lamang. Kaya naman ito ay nilabas muna sa laban. At under 5 minutes, saka naman pinasok itong si Kay Soto. At sa pagpasok ni Kay Soto sa laro, ay agad din naman itong nagpakita ng kanyang malupit na depensa, na kung saan ay dinakot nga nito ang bola sa ere nang mag-attempt tumira ang isang player ng Phoenix. At pagkatapos niyan, itong si Kay ay gumawa pa ng isang putback dunk, at talagang ganadong maglaro ang ating pambato sa laban na ito. At sinundan pa yan ni Kay ng isang magandang pasa sa kanyang teammate na bukas sa ilalim. At dito nagkaroon ng momentum ang Adelaide 36ers at nakalamang pa nga sa under 2 minutes. At sa quarter ngang ito ay hindi nga nagkasabay na maglaro si Kay at si Joji, dahil itong si Joji ay maagang na foul trouble, na kung saan ito nga ay nakapagtala kaagad ng dalawang foul na nagresulta upang ito ay maagang ilabas sa laro sa quarter na ito. At nagtapos ang first quarter na lamang ang Phoenix sa score na 26-25. At sa second quarter ay tuloy pa rin dito ang paggawa ng Adelaide 36ers ng momentum, dahil sa ganda ng opensa na pinapakita dito ng Adelaide. At under 6 minutes nang muling ipasok ang ating pambato na si Kay Soto. At dito ay hindi rin naging maganda ang ikot ng bola para sa Adelaide. At nakuha na ng Phoenix ang kalamangan sa mga oras na ito. At hindi rin nga nagtagal itong ating pambato na si Kay Soto at inilabas din ito under 4 minutes. At ito'y nakapaglaro lamang ng 2 minuto sa quarter na ito. Samantalang itong si Joji ay hindi nga ipinasok sa quarter na ito, dahil sa nakuha niya itong foul trouble sa opening quarter pa lamang. Dahilan upang itong si Joji ay naging mistulang tagapalakpak na lamang sa bench ng Phoenix. At sa pagtatapos ng second quarter ay may 8 points na kalamangan dito ang Phoenix sa score na 50-42. At sa pagsisimula ng second half ay balik na nga sa starter itong si Joji. At dito ay kontrolado pa rin ng Phoenix ang kalamangan. At under 4 minutes at sa wakas ay nagkaharap na rin ang ating pambato na si Kay Soto at si Joji. At tila bakbakan kaagad sa ilalim ang labanan ng dalawang sentrong ito. At itong si Kay Soto ay agad naging mainit nang butatain nito ang tira ni Joji. At sa play na ito ay makikita na kayang-kayang makipagbanggaan ni Kay Soto sa sentro ng Phoenix na si Joji. At makikitang may gigil ito sa ataking ginagawa nito. At under 3 minutes ng postian ni Joji ang ating pambato ni si Kay Soto. At dito ay ramdam na ramdam ang intensity sa dalawang sentrong ito, na tila parang personalan na ang labanan. At bago magtapos ang third quarter, itong si Kay Soto ay nakagawa pa ng isang alley-oop dunk. Subalit itong si Joji ay inilabas na sa mga oras na ito. At nagtapos ang third quarter sa score na 65-54. At sa fourth and the last quarter ay dito nagkaroon ng momentum ang Adelaide 36ers. At under 3 minutes ay isa na nga lang ang hinahabol nila dito sa score na 70-71. At sa driving basket na ito ni Dusty Anas ay nakuha na nga ng Adelaide ang kalamangan. At sa mga oras na ito ay tila palitan na lamang ng kalamangan ang dalawang kupunan.
at under 2 minutes nang mablock ni Kay Soto ang isang player ng Phoenix nang sinubukan nitong mag-drive sa ilalim. At dito ay segundo na lamang ang natitira nang makapukol ng 3 points ang Phoenix. Subalit itong Adelaide ay malaki pa sana ang pagkakataong makatabla o manalo. Pero talagang inalat na sila dito at di na nakagawa ng score. At nagtapos ang laban na nakuha ng Phoenix ang panalo sa score na 76-83. At si Kai Soto ay nakapagtala dito ng 4 points, 9 rebounds, 3 blocks at 2 assists at 1 steal. At yan ay sa loob ng 19 minutes na kanyang playing time. Habang si Joji naman ay nakapagtala ng 7 points, 8 rebounds at 1 block. At yan ay sa 17 minutes na kanyang playing time. At dito na nagtatapos ang video na ito. At sa inyong mga opinion ay pakikomento na lamang sa ibaba. At huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell at mag-subscribe na rin kayo.